Gusto ko na kayo wala yung mga nabubulok at hindi nabubulok para mas maayos tayo, ha? Tuturo ko sa inyo kung saan yung mga nabubulok, ha? Opo, ma'am. Alam mo, mahirap yung aali-aligid dito yung babaeng yan. Ma, mas mabuti nang nandito yan kesa namamalagi pa doon sa corporate office. Isa pa, I'm not threatened at all. Ako pa rin ang presidente at CEO ng kumpanya natin. Wala siyang magagawa. Kahit na anak, ayoko pa rin siya dito. Kailangan makaisip tayo ng paraan para mapalaya siyan. Alam mo na, baka mamaya biglang makahalatayan. Madiscover niya na, alam mo nang gusto kong sabihin. Talagang mahirap na nakadikit sa atin yung babaeng yan. Lalong malaking problema pag nagkaganon. Ma'am Marlene? Oh. Excuse me po. Pwede ho ba kayo makausap? Bakit? Chismis ba yan? Oh, sige, dali. Eh, ma'am, kasi narinig ko ho si Ma'am Elizabeth at si Ma'am Ingrid na pinag-uusapan kayo. Gagawa daw ho sila ng paraan para mapaalis kayo dito. Maldita talaga yung mag-inang yan eh, no? Pero teka muna. Eh, bakit mo naman sa akin sinasabi to? Siguro kakampi ka nila, no? Tapos nagkukunwarita na nagsasabi-sabi ka sa akin para maging close tayo. Pero ang totoo, kumukuha ka lang ng mga impormasyon. May tawag sila dyan eh. Spy, ganon. Di ba? Ma'am, wala ho akong kinakampihan dito. Eh, bakit mo sa akin sinasabi ang lahat ng yan? Dahil dun lang po ako sa tama. Ano ba ang tama para sa'yo? Ma'am, ayoko lang ho na may inaagrabyadong tao. Dahil ho yung kapatid ko, nabuhay at namatay yun, nang inaagrabyado siya. Ayoko lang ho na ginagawa rin yun sa kapwa. Ma'am, alam ko nakatulong lang ho ako, pero may prinsipyo po akong tao. Kahit wala akong pinag-aralan, alam ko naman ho ang tama at mali. Tsaka mahirap lang po kami. Pero mabuti po akong tao. Oh, kumusta na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Nagawan mo na nga ba ng paraan? Ma'am, wala naman pong ginagawa itong si Marlene eh. Hindi naman po siya nagpupunta ng U.S. Embassy. Eh, yung tungkol sa records ni David at ni Marlene sa INS, kumusta naman yung isang iyon? Eh, hindi naman po talaga pwedeng burahin sa computer ng INS yung record ng kasal nila eh. Dahil talaga pong nauna yung kasal si Marlene kay David. Eh, kung palitan mo kaya ang files, ang ilagay mo yung pangalan ng anak ko para siya maging legal na asawa. Eh, sabi po ng computer expert na nakausap ko, sa Amerika daw po yung ginagawa. Delikado tayo. Pasensya ka na, ha? Alam mo kasi, Angela, medyo hirap kasi ako magtiwala sa mga tao. Alam mo, katulad mo, laki rin ako sa hirap. Kaya dumaan din ako sa maraming pang-aapi ng tao. Eh, hanggang ngayon niya, eh, inaapi pa rin kami nung mag-inang yun, eh, si Ingrid tsaka si Elizabeth. Kaya siyempre, nagiging maingat ako. Pero alam mo, Angela, kaya ako lang naman tinitiis ang lahat ng yan. Kasi isa na naman ang importante sa akin eh. Yung ipaglaban ang para sa anak ko. Yun lang. Basta, ma'am, pag nasa tama po kayo, kakampin ninyo ako. Tsaka nga po pala, sabi pa nila na ayaw nila na didikit-dikit ka sa kanila. Kasi baka daw may madiskubre kayo. At pag nagkataon, malaking problema sa kanila yun. Ma'am, may sekreto ho ba silang tinatago sa inyo? Magbabayad ako kahit magkano. Naku, ma'am. Kahit ilang bilyong piso ang ilabas nyo, hindi sila papayag. Napakahigpit nila doon. Mauubos lang ang pera nyo, baka makulong pa tayo. Sinasabi mo ba sa akin na wala ka na magagawang paraan, ganun ba? Eh, ganun na nga, ma'am. Pwera na lang.
mamatay si Marlene. Wala na magkiklaim na Marlene Garcia. Hindi na mabubuo ang anak niyo. Kayo ang bahala, ma'am. Nandito lang ako pag may utos kayo.